Let's Balls! Maganda yung topic natin ngayon. TIN verification. Marami ang mga taxpayer na nabiktima nito. Ganito po yung nangyayari, lalong-lalo na sa probinsya. Ang pakiramdam kasi ng mga corrupt BIR official doon o officials, eh sila ay mga BIR commissioner. Nag-i-interpret ng sarili nilang batas. Ikaw ito, magpa-file ka ng tax return, kahit anong klase ng tax return. Pupunta ka ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, o anumang authorized agent bank. Itong mga klase ng bankong to, hindi naman yung bangko mismo ang may problema eh, yung kanilang mga empleyado eh. Ah, uutusan ka na hindi pwedeng tanggapin ang tax return mo, lalo na due date na. Uutusan ka pa, mag-aalas 5 na. Pumunta ka raw, isosoli yung tax return mo. Ayun, number 2, sosoli yung tax return mo at pumunta ka sa BIR. Kasi yung tax return mo raw, walang tatak. Walang tatak ng TIN verified. Rubber stamp. Ha? Kaya minsan nakakainis itong mga hinayupak na to eh. Patatatakan dito. So pag tinatakan, minsan itong mga official ng Revenue District Officer, excuse me, hindi mo mahagilap. Pag hindi mo na ito nahagilap, ah, late ka na, may penalty na. Ito ho yung kanilang structure para ma-penalize ang taxpayer. Eh. This is called nonpisance, mispisance. Pwede nyong ipakulong ho yung Revenue District Officer o yung kanyang mga subordinates na mayroong problemang ganito. Ito ho rin, itong mga opisyal ng bankong to, pwede nyo ipakulong kasi economic sabotage yan. Hindi nila tinatanggap yung bayad mo. So ngayon, pagpunta mo rito, itatataka niya, ibabalik uli sa'yo yung ano, ito yung number 4, babalik uli yung tax return mo. Ikaw naman, tatakbo ka. Mga punyetan tong taon to, pinatatakbo ka. Hindi ka nga marunong tumakbo, naglalakad ka lang. Dadalin mo ngayon sa DPP. O kaya LBP at saka AAB para i-receive yung iyong tax return. Ganun ka perwisyo, tak, sampalin mong ganun. Umbagan mong ganun. Ganun ka perwisyo ginagawa sa taong bayan. Ano? Imbis na pagsilbihan, gawing madali ang trabaho ng taong bayan at lalong kumita yung taong bayan, pinatatagal. Kung isang araw to, nawala ng isang sahod o isang araw na kita yung tao. So kung nawalan yung taxpayer o ikaw ng isang araw na kita, nawala ng tax collection yung gobyerno. E di lalong talo gobyerno. Kaya hindi tayo makakolekta ng buwis eh. Dahil nagkoconnive minsan yung mga official nito at yung official ng BIR. Nakakainis. Pero wag ho kayong mag-alala. Meron hong paraan dyan para yung mga corrupt na nga bank officials at corrupt na BIR officials, pwede ho nating mapatanggal. Tutulungan ko ho kayo. Wala namang problema sa akin yun eh. Tutulungan ko kayo. Kaya lang, hindi po ako yung person of interest eh. Kayo eh. So, ang kailangan nyo hong gawin, incident report. Gumawa ka incident report. Kaya lang ho, eh, kailangan kong ituro sa inyo yun. Kaya magintay-intay lang ho kayo. At i-watch nyo po yung susunod kong video. At dahil ho dito, iniimbitahan ko ho kayo na umaten sa mga pre-events ko. Ang tinatawag ko na ngayon sa mga pre-events ko, Freedom from BIR Corruption Events. Katulad ng halimbawa, BIR Open Cases, BIR Lifestyle Checking, kasi nila lifestyle na. Alam mo ba, dahil sa train, nagkaroon ng BIR lifestyle checking sa mga taxpayer. Andi dito po yun. Tuturuan ko rin ko kayo ng tax mapping. Gagawa ako ng video para maintindihan nyo ng konti. Ano po? At para maiwasan na po ninyo yung masyado kayong nag-addict na addict sa mga incompetent services na ginagawa ng mga incompetent accountants, incompetent CPAs, incompetent lawyers, incompetent bookkeepers,
ito, isama nyo na sa library ninyo. Siguradong hindi ho kayo iiwanan nito at sigurado yung books of accounts nyo may entry. Ituturuan ko ho kayo nun. Mag-intay-intay lang ho kayo, besyado ho akong busy, hindi ako makagawa ng video eh. Mahahaba-habang video yon. So, magkakaroon ho ako ng seminar sa Tacloban, sa Siargao at Surigao. At dito rin ho sa Luzon. Anong seminar mo, Mr. Maestro? Freedom from BIR Corruption. Libre po yon, yung BIR Open Cases, BIR Lifestyle Checking. Para ho sa ibang impormasyon, pumunta ho kayo sa emilinotmaestro.com. O, magkita-kita tayo uli ah. Maraming salamat.